Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. And again, kung bago ka pa lang po sa channel na ito, ay mag-subscribe na kayo na lang sa ganun updated kayo sa ating mga adventure na ginagawa na gaya po nito. Maraming salamat and God bless you. Last day na ng aming biyahe along the way papunta po ng Coron. Kasama po yung aming mga bisita. At early in the morning ay nag-prepare kami at naghanap ng spot na kung saan pwede tayong mamana dahil dito sa Banana Island ay bawal mamana. Kaya nagpasama ako kay John Paul at nagkayak kami palayo doon sa lusutan ng Two Seasons at ng Banana Island para mamana. Preparation time na mga adventure dahil nandito na kami sa spot namin at ako lang mag-isa ang magda-dive kaya hindi pa rin tayo magpo-push ng ating limit, pero we'll try to find out kung ano mga pwede nating makita dito sa spot na to. Nakaka-amaze talaga lagi itong spot na to mga adventure dahil napakarami ng mga mulmul or parrotfish, tapos mga dalagang bukid at kung ano-ano pang ibang mga maliliit na isda. Wala nga lang mga pelagic at yun yung hanap natin, kaya tingin-tingin din tayo or kung may mga iba pang isda na malalaki na pwede nating mahuli. Grupo-grupo lagi ang mga isda tikot dito kung lumalangoy mga adventure at napakaganda ng coral reef. Medyo malabo lang talaga ang tubig nung time na to. Patuloy ako sa aking paghahunt at eto may nakita akong sweet lips at hindi ko natira dahil kala ko ay babalik pa. Nung inantay ko ay hindi na talaga, so wala pa tayong huli as of this time mga ka-adventure. Another dive at tuloy-tuloy lang ako sa paghahanap mga adventure ng pwede nating matirang isda at napaka-limited ng time ko dito sa spot na to dahil po nag-umpisa kami mamana around alas 7 ng umaga at ang bangka ay babalik sa Coron ng alas 8:30, so kailangan kong makahanap dahil kung hindi ay uuwi tayong luhaan. Pag-dive ko dito sa spot na to mga adventure ay umahon ako kaagad kasi nakita ko na yung bahay kung saan nakatira yung luba at itong bahay na to or yung spot na to ay nakuhaan na ni Tangay Kulot ng isang luba at mayroon tatlo dito, so ina-expect ko na mayroon pang dalawa, kaya nung nakita ko na siya ay hindi na ako pumilit bumaba at umahon at nag-ipon ng hangin at maghanda sa susunod na dive dahil baka naandun lang at nagaantay sa atin ang luba. Thank you.
Ito na yung dive natin mga adventure at matagal ako nagpahinga dahil medyo may kadaliman tong spot na to. At yun nga, ang target natin dito ay yung luba dahil nakita ko na yung bahay niya. At ayun mga ka-adventure, nakita na natin yung luba. Kaya lang tumago, sayang. At hindi ko na-expected na sisilip siya mga ka-adventure. Kaya bang! At ang ganda ng pagkakatama. Amazing. At dahil napakaganda ng pagkakatama na pwede siyang buhayin mga ka-adventure ay tinawag ko kagad si John Paul na nagkakayak na tara na, balik na kami sa bangka dahil kailangan namin itong ilagay sa balde or sa malaking lagayan para makaabot siya sa koron. Napakalayo ng aking nilangoy mga ka-adventure. Hindi ako pwedeng sumampa sa kayak dahil nga dala-dala natin yung luba. At pagkabalik ko dito sa bangka ay ayun, nagpiprepare na pati yung aking kapatid ay nilalagyan niya na ng dagat yung tub dahil doon namin nilalagay itong isda. At sana maging okay yung quality mamaya sa koron. Ang isa lang sa kagandahan or advantage ng isdang ito mga ka-adventure ay napakatibay talaga nito. Napakataas ng tolerance at hindi basta-basta namamatay. At paalis na po kami ng Banana Island. Mayroon pa kami dalawang islang dadaanan na Twin Lagoon at Kayangan Lake. Ay ipapasyal ko rin muna kayo bago tayo dumaong sa koron at itry na ibenta kung tayo ba ay magkakapera dito sa luma na to. Nung bago pa lang natin siya nakuha mga adventure ay sobrang napakalutang niya pero ito ay nakadapa na siya so it means kondisyon na talaga siya. Ang Twin Lagoon dito sa Coron, Palawan po ay napakatanyag na destinasyon lalong lalo na kapag binanggit yung mga rock formation na kung tawagin is limestones. At ang isa sa pinaka-amazing dito sa Twin Lagoon ay ito, yung lusutan niya na kung saan pag high tide ay hindi ka makakalusot sa ilalim ng bato pero may hagdanan naman doon sa mga hindi ganun kagagaling lumangoy pero ito yung sinisisid or nilalangoy papunta sa kabilang side. Pag ahon mo ay nasa second lagoon ka na, which is yung swimming area. Yung first lagoon ay yung loading station. Pipe fish ang tawag sa creature na ito mga adventure na kalahi din ng mga seahorse at talagang napakahirap din pansinin dahil nga sa kanilang itsura at napakaliit din nila. P
Isa sa mga dahilan mga ka-adventure kung bakit hindi ganun kalinaw ang tubig dito sa Tuwing Laguna is dahil enclosed siya at bibihira ang agos kaya hindi talaga masyadong lumilinaw. At ang reason bakit kami madalas nagda-dive dito ay para maghanap ng pwedeng pakinabangan like mga cellphones, like mga GoPro or anything na nalaglag mula sa turista. Pero once na meron namang may-ari na nasa taas pa, ay binabalik ko namin sa kanila. Pero kapag hindi na namin natitrace ay yun na, finders keepers na. Hindi ko alam kung napapansin nyo masyado mga ka-adventure na meron pong layer dito na naghihiwalay ng fresh at salt water dahil ang Twin Lagoon po ay napakatanyag in terms of water changing temperature or thermocline na naghalo-halo ang tubig at umiinit lumalamig dahil sa salt and fresh water po. Isa sa mga bases na tinitignan about dito sa rock formation na kung tawagin is limestones mga ka-adventure, either Permian limestones ay nagmula pa ito or nag-exist pa ito during the dinosaur times at hindi talaga sila nag-exist sa ibabaw ng tubig, karamihan po talaga sa kanila ay nakasubmerge sa ilalim at umaangat lang po sila dahil po sa continuous na paggalaw ng ating either tectonic plate or yung pagsabog ng bulkan sa ilalim dahil alam naman natin ang Pilipinas ay part ng tinaguriang the Pacific Rim of Fire, so underwater active volcano at isa yan sa rason kung bakit nag-exist itong mga limestones rock formations. Hey mga adventure, malapit na po tayo sa Coron. Kayangan Lake stop na po kami. Tapos mamayang hapon po i-claim ko lang sa fast craft shipping ng Atienza po dahil naiwan po natin yung ating cellphone sa isang bangka. Kaya po hindi po tayo nakapag-update. Pero as soon as po ay mag-upload na tayo ng panibago nating adventure doon sa mga spots na pinagpanaan natin. At may dala-dala tayong luba dyan, mamaya bibenta natin, samahan nyo ko. Nga pala, welcome dito mga ka-adventure sa Coron Island, which is isa sa pinakatanyag na pasyalan talaga dito sa amin sa Coron. At log mayad yan. So ang Coron Island po mga ka-adventure ay pag-aari ng mga native na kalahi nila tangay kulot ng primitive islander ng kanipo. Ayan, mayad man. So welcome again, Kayangan Lake, the Hall of Fame Lake ng Palawan. Napakaraming mga rock formations or lugar na matatagpuan kapag binanggit ang mga limestones dito sa atin sa Pilipinas mga ka-adventure. Dito sa Palawan ay may tatlo, ang El Nido, ang Coron at ang Underground River. And then andyan din ang Alaminos Pangasinan 100 Islands, ang Karamoan, ang Gigantes Island ng Iloilo, ang surfing capital ng Pilipinas at mga Enchanted River ng Siargao, Surigao at mas marami pang mga lugar na hindi pa nababanggit pero napakarami in terms of limestones rock formations. At maging sa pelikula mga ka-adventure ay na-feature yung ganitong klase ng mga rock formations or mga lugar. Lord of the Rings, Tomb Raider, Cradle of Life ng Halong Bay, The Beach, Leonardo DiCaprio ng Palau Phuket, Phi-Phi, Thailand, and then Angkor Wat, and Jurassic, of course. Oh,
Pablo! Itong dalawang panauhin or guest ay gustong matry itong pagbabatak ng pundo dahil napakaliit daw natin mga Pilipino or mga crew natin sa bangka, kaya lang napaka powerful daw. At nung nitry nila ay hindi raw bibihiran trabaho, sabi nila. Okay. Deliver natin mga adventure. Tignan natin kung tatanggapin ba to. Let's go mga adventure. Yeah. Lipat ko sa dia. Diretso. Diretso. Basta kami, basta. Tara, tara. Makakang mabili sila. Yo. Yeah. Daming lapu-lapu dito mga ka-adventure. Kasan per kilo sir, no? Oo. Kasan per kilo. Tignan natin mga ka-adventure kung ilang kilo to. Ayan. It's 8.64. Grabe. Shout out sa Justin Aquarium. So, sa lahat ng mangingisda po na kahit sa mang panig dito sa Palawan, once nasakop ng koron or linapakan ay dito po nagbibigay ng isda. Yan, so shout out kasi napakaraming isda. Yan, mga adventure. Wow! Naantay pa natin yung bayad mga adventure. Ayun, naging successful siya. So 1,000 per kilo times 8.64, so mga 8,640 yung kitain. Pero tingnan pa rin natin, pakita ko sa inyo yung resibo mamaya. So si John Paul, mauna muna siya sa bangka kasi lilipat yung bangka dun sa port. Okay. Ito po yung yan. Thank you po. Ayan mga adventure, nakuha na natin yung bayad. Confirm 8,640. Ayan. Tara, babae naman tayo mga adventure kasi iniwan natin ang bangka, nagantay tayo ng tagal ng bayad pero worth naman. Yeah, let's go. At nandito na ako sa bayan mga ka-adventure. Welcome po pala sa Coron. Ang Coron po ang tinaguri ang pinaka nangungunang munisipyo sa buong Palawan out of 23 municipalities na meron dito. At ang Coron din po ang tinaguri ang the shipwreck diving capital of the Philippines dahil ang dami mga barkong pinalubog ng mga Amerikano during World War II noong September 24, 1944. Hello mga adventure, so nakarating na po yung cellphone natin via tulips po ng Atensya City Lines po, no? Ayan, so sa lahat po ng mga nagbabalak, mag-coron ni Lido, Lido Coron. Ayan, Atensya City Lines po. Ayan. Two joints. Ayan, two joints daw. Sige, ito na yung cellphone natin mga ka-adventure. Sige po, sige po. Maraming salamat. Boss, wala ang babayaran, no? Wala na sir, wala sir. Libre. Libre, libre. Ayan, sige. Thank you po. So sakto mga ka-adventure, dahil nung naiwan ko itong cellphone ay papunta na ng El Nido yung kaibigan ko, yung best friend ko, si Darwin. And then, kinausap ko na lang siya na ipadala sa fast crop na Atienza, yung tulips. Kaya, nung pagkatapos nating magbenta,
ay nag-antay na lang tayo tapos nakuha na rin natin. At eto, ina-unbox na natin. Kaya pasensya na po, hindi po tayo nakapag-upload kaagad o nakapag-update about sa ating mga adventure na ginagawa dahil nga po wala tayong cellphone. And sa Linapakan area ay wala ho halos signal, kaya nakaka-update ako either sa Banana Island or sa El Nido na po mismo. Ayan, so nag-start na po, ino-on yung camera. At ang ating pong cellphone na ginagamit ay Vivo. At ito rin yung ating ginagamit pang edit para makapag-upload. Kaya nga minsan ay nasa 1080p lang yung ating pong resolution at hindi natin ibibigay yung talagang best resolution dahil nga mababa lang yung phone natin. Pero ipon din tayo para nang sa ganun ay mas mabigyan namin kayo ng napakalinaw at mas magandang mga adventure pa. Kaya maraming salamat po ulit sa inyo pong walang sawang support at pagtitiwala sa ating pong channel, Another Milestone, and maraming salamat and God bless us all.